Ikaw ba ay tapos na ng grade 10? Ikaw ba ay kumpleter na ng junior high school? Ikaw ba ay nalilito kung ano ang strand na gusto mo sa senior high school? Ikaw ba ay nagpaplano na gas ang i-enroll sa senior high school? Panoorin mo ang video na ito. Dito ay sasagutin ko ang tanong na kailan at bakit gas ang kailangang piliin sa senior high school. Bago tayo magpatuloy, itanong mo muna sa iyong sarili. What is the perfect strand for me to choose in senior high school? Ano ba ang GAS? GAS stands for General Academic Strand. One of the four strands under academic track of the senior high school curriculum. Kapag GAS ang kinuha mo sa senior high school, ay siguradong malaya kang makakapili ng anumang gusto mo sa kolehiyo. GAS also has general approach in preparing to college. Kapag GAS ang kinuha mo sa senior high school, ay siguradong maihahanda ka sa anumang naising mong kurso sa kolehiyo. Kaya nga general academic kasi pangkalahatang curriculum exit ang gagawing paghahanda rito. When to choose GAS or kailan daw natin dapat piliin ang GAS? GAS is best choice for the undecided on what course to take in college. Kung hindi ka pa sigurado kung ano ang kukunin mong kurso sa kolehiyo, GAS na muna ang iyong pansamantalang i-enroll. O kaya naman, hindi mo pa sigurado ang interest mo, ang tunay mong interest, halimbawa gusto mo ng ganito at gusto mo rin yon, hindi pwede dahil nag-iisa ka lang, GAS ang pipiliin mo. Isa pang halimbawa rito is, halimbawa, ang gusto ng family mo ay hiwalay naman or hindi naman or conflict sa gusto mo. Para safe ka rin sa family mo, GAS ang pipiliin mo. At i-consider mo rin ang location ng inyong tirahan. Halimbawa, pinakamalapit sa inyong school, GAS ang offering dito. Kung pupunta ka sa ibang school, is maraming considerations ang kailangan isaalang-alang, so GAS na ang pipiliin mo. Okay guys, sagutin na natin yung tanong na why to choose GAS or bakit daw GAS ang kailangan mong piliin. Nauuna rito is, GAS is the most flexible strand. Halimbawa, nasa midway ka ng iyong pag-aaral sa GAS, natapos mo ang unang semester o hindi mo pa ito natapos or nakaisang taon ka na sa GAS strand. Bigla mong naisipan, bigla ka nakapag-desisyon na ito talaga ang gusto mo. So, kaagad-agad, pwede kang lumipat sa ibang strand na kung saan ay madali kang makakapag-adjust dito. Bakit? Ano ang dahilan? Patuloy mo lang ang panonood ng video, mas liliwanagin ko yan sa pagpapatuloy or sa iba pang rason sa video na ito. Pangalawang dahilan kung bakit GAS ang kailangan mong piliin sa senior high school, GAS subjects are from all strands. So may mga subject tayo sa GAS na kung saan ay kinuha sa iba-ibang strands. Halimbawa, meron tayong Humanities 1 and 2. Sa Humanities 1 and 2, pwedeng ituro ang creative writing. Number 2, Introduction Toward Religion and Belief Systems. Number 3, Creative Nonfiction. Number 4, Trend, Network, and Critical Thinking in the 21st Century Culture. Dalawa sa mga subjects na yan, kahit alin dyan ay pwedeng maging subject mo. Na kung saan, subject dati yan sa college, binaba na ngayon sa senior high school. Meron din tayo mga social sciences subjects. Nauna dito ang Philippine Politics and Governance. Number 2, Community Engagement, Solidarity, and Citizenship. Meron din tayong Discipline and Ideas in the Social Sciences. And number 4, Discipline and Ideas in the Applied Social Sciences. Isa dyan ay pwedeng maging subject nyo sa GAS. Meron ding dalawang subjects na kinuha sa ABM. Ito ay ang Applied Economics at Organizational Management. Meron din ang GAS na tinatawag na Electives 1 and 2 na kung saan specialized subject na pwedeng kunin sa kahit anong strands. Depende. Minsan nagkakaiba-iba yan. Depende sa school ninyo. Dito sa aming school, ang ibibigay ko is kung ano yung in-offer nila. Sa amin, ang in-offer sa Electives 1 and 2 ay Business, Mathematics at Principles of Marketing. At merong iba pang subjects na kung saan matatagpuan nyo rin sa ibang strand tulad ng 3 I's or Inquiries, Investigations, and Immersions at meron ding culminating activity.
Ito na nga guys yung dahilan kung bakit sinabi ko sa unahan ng aking video na ang gas ay most flexible strand kasi nga ang mga subjects natin ay kinuha natin sa iba-ibang strands. Kaya kung lilipat kayo sa kanila ay hindi nyo na ito kukunin, mas madali kayo makakapag-adjust makakahabol sa mga subject offerings nila. Isa pang dahilan kung bakit gas ang kailangan mong piliin is courses to take by gas graduates are the same with graduates of UMS, ABM, STEM, TVL, and others. Anong ibig sabihin? Kung gas ang kukunin mo, pareho lang naman yung curriculum exit ng UMS, ABM, STEM, TVL, at iba pa, pwede mo rin siyang i-enroll sa college. Isa pang dahilan, gas students have diversity of learners. At dahil nga, yung iba sa mga classmate mo ay undecided, posibleng ang curriculum exit nila, posibleng ang gusto nila ay iba sa gusto mo, iba sa gusto ng iba mong pangkaklase. So sa isang salita, iba-iba kayo ng hiligs or galing. So ibig sabihin, pwede kayong magkopyahan, pwede nyong i-adapt yung kaalaman nila, pwede mong i-apply sa iyong sarili. So ibig sabihin, marami kang matututunan sa gas. Another, gas strand has versatility. So ibig sabihin, dito kailangan ay open-minded ka, handa kang matutunan ang mga ginagawa ng ibang strands. Handa mong matutunan yung mga itinuturo sa iba't ibang strands. Kasi nga, una-una, may mga subjects tayong galing sa iba't ibang strands. So ibig sabihin, ihanda mo na ang iyong sarili sa mas maraming gawain na ginagawa rin ng ibang strand. Gas improves students' critical thinking and creativity. Sabi ko nga sa unahan, meron kayong subject dito. Una-una, yung trends, networks, and critical thinking in the 21st century culture. Meron kayong oral comm, meron kayong creative non-fiction, meron kayong creative writing, at iba pa na kung saan tuturuan din kayo na hindi lang basta magbasa, tuturuan din kayong mag-isip beyond the box. Or pag-aralan ang mga bagay sa ilalim pa nito or mas matinding pag-aaral dito. Gas also is a challenging strand. So dito, hindi lang kayo basta magbabasa, hindi lang kayo basta magsusulat, hindi lang kayo basta makikinig. Dito, meron din kayong mga gawain na ginagawa ng ibang strand. Pwede kayo rito magsulat din ng mga tula, pwede kayo rito magsulat din ng mga kwento, pwede kayo magkaroon ng role-playing, magkaroon ng short video presentation or short video film showing or the likes, pwede rin kayong magkaroon ng iba't ibang actual na gawain dito. And last but not the least na rason for this video, gas will discover your true strength. Kung pumasok ka nga ng gas na undecided ka pa, so tutulungan ka ng gas strand na kung saan kilalanin or i-discover talaga kung ano yung strength mo para ma-guide kanya kung ano talaga yung sapat sa or tugma sa iyong curriculum exit or kukunin mo sa kolehiyo. At bago ko nga pala guys tapusin ang aking video, hayaan niyong ihabilin ko sa inyo ang logic na ito. Knowing yourself is the beginning of wisdom. Enrolling in gas is the beginning of wisdom. Therefore, knowing yourself is enrolling in gas. Kung may reaction kayo guys sa ating logic, pakigamit na lang ang comment section sa baba.